ng lahat bilang pag-alang sa banal na Espiritu sa katawan nating minamahala po kunsing. Salamat sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung nanamnamin lamang at madarama pagmamahal niya, tuwirang di na mananaig pa ang sariling pagkatao ng bawat isa, sapagkat kaaliwan ang dulot niya. Kaya't kung ang paglingap ay nasa puso ng sino man, tunay na mag-uumapaw ang kagalakan, sapagkat doon sa kaibuturan ng kaloob-looban, doon na papatotohan ang amay, buhay na buhay. Kay sarap maglingkod ng walang iniisip na anuman, malinis ang isip sa kapwa, malinis ang isip sa sarili, malinis, walang laman kundi ang Ama at ang gagawin niya. Kaya sa bawat araw na tumutupad at tumatalima, yaong mga anak niyang sa kanya'y nahahalina, hindi nga ba't kay siya-siya ng kalooban nilang nadarama at siya unang pawang katotohanan mga minamahal, kung masusumpungan niyo lamang ang tunay na katotohanan sa inyong kalooban ay nananahan, kayo na mismo magsasabing patutuo ng mga tinuturan sa harapang ito'y walang pagkabulat pawang katotohanan, sapagkat nakikilala nyo, nadarama nyo yaong pinakikilalang lubos sa inyo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sa bawat pahina, ang wika ngay chapter by chapter, verses by verses, kung tatawagin ng Biblia, kung babasahin, bawat talata, bawat kataga, bawat pahayag, kung nananamnam lamang at naunawaan, tunay na magbibigay liwanag sa bawat kaisipan. Magbibigay sigla at pag-aalam ng pananampalataya. Magbibigay lakas ng pagtitiwala sa Ama. Magbibigay hamon ng pag-asa at paglaban sa buhay ng sinuman. Kaya't napakahalaga, mahalagang mahalaga ang may pandama ka mula sa Ama. Mahalagang mahalaga na ang Espiritu niyang naghaharit na nanahan, hindi yung isang Espiritu. Sapagkat ano man ang gawin mong umunawa, makinig, kapag ang isang espiritu ang nag-aari sa tao, wala, walang silbi, walang buhay. Gaano man kaganda, gaano man katotoo, gaano man ang pagsisiwalat na tunay na liwanag ang paghimay-himay. Hindi kayang tanggapin kapag masamang espiritu ang sumasa tao. Sapagkat linalabanan niya ang totoo. Nakikipaglaban sa katotohanan. Ngunit kapag banal na Espiritu ang nasa sayo, tanggap na tanggap mo, galak na galak ang puso mo, unawang unawa mo, kahit na may dalahin, pasanin ka sa buhay mo. Sapagkat siya unang nagpapagaan ang dinadala mo. Sapagkat siya unang silbing susi para magliwanag ang isip mo na bakit magdidilim pa ito, samantalang nandyan ang magbibigay liwanag sa iyo.
Kaya nga kung lahat ng tao ay totoo at sa Ama'y nakikipagtotoo, walang madidimlan ang isipan. Ang may pandinig ay nakarinig. Hamon sa pananampalataya, kung gaano kakatibay at pagtitiwala mo'y gagawin sa Ama, yaong mga nagaganap sa buhay ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ibig kong mula sa Korinto, ikalawang sulat ni San Pablo. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia at Macedonia. Dumaan na sila ng matinding kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila. At bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nilang kanilang sarili. Una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa paghahayag, sa kalaliman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasalbi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Maliwanag ang katotohanan. Ibinaba ng isang Hesukristo na nagkatawang tao ang lahat ng yamang taglay, kapangyarihang tinalikdan ang kaharian upang ipamahagi ang taglay na kapangyarihan na mula sa kaharian na tunay ng Ama ang nagbahagi upang maipadama at maipakita ang katapatan. Nagpakarukha, ibinaba ang anumang taglay, tinalikdan ang anumang kakayahan, sapagkat sa pagmamahal ay di tinanggap na siya'y hamak, kundi nagpakahamak upang mapatupad ang kalooban ng Ama. Kaya naman, kung nanaisin niyang patayin ka sa oras nang siya'y kinukutya, gagawin niya at magagawa. Ngunit hindi ito ginawa upang mapakita ang tunay na kababaan at hindi ang kayabangan. Sapagkat ang taglay na kakayahan ay hindi ipinanaig sa kayabangan, kundi ginawang kababaan. At siyaon ang katotohanan. Ang sinumang sama ay tumanggap na tuwiran, inaalis sa sarili ang yabang, kundi ang tunay na katapatan at kababaan ang siyang tinatanggap at kinakamtan upang mapatotohanan ang banal na sumasa kanya ay yaon ngang Ama at hindi pagkatao lamang. Sapagkat ang mayabang ay tao, ang espiritu'y mababang totoo. Hindi inari na ang kapangyarihang ito'y kailangan lumaban at ipaglaban sa patayan, kundi pinaglaban sa pagmamahal. Ipinakipaglaban ang pagmamahal. Ipinatotoo ang kamahal-mahalang Ama ay tunay na wagas at tapat kung magmahal. Kaya naman, ang mga anak niyang sa kanya'y nakakilala,
Ang mga anak niyang sa kanya'y totoong tumanggap, ang mga anak niyang sa kanya'y totoo tapat, ang sarili rin nila ay ibinaba, alang-alang sa kanilang pagtanggap sa kanyang buhay na ama ng lahat. Katotohanan, itong sa aki'y tinuturan. Paano mo mapapatotohanan ang iyong pagtanggap kung ano ka noon at ano ka ngayong tumanggap ka na? Paano mo mapapakilala ang tinanggap mo ay huwad? Di bagat sa pagkawa mo rin para mapakitang huwad siya? Subalit, paano mo mapapakitang tapat at totoo ang tinanggap mo? Hindi ba't sa gawa mo rin? Kaya napapatotohanan at nahahayag ang kadakilaan ng ama't katapatan sa mga anak niyang nagpakatotoo sa pagtupad. At siyaon ang nais ng ama. Gawing marapat ang pagtanggap, kilalaning ganap ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kababaan ay ganap matularan. Sapagkat ang sino man na kumukupkop at tumatanggap ng tunay na kalooban ng ama, yaong kaloob niya ay napapatunayan nila. Minahal mo ba ang kapwa mo dahil nararamdaman mo ito sa puso mo? Hindi dahil may pakinabang ka lang sa kanya at nakikinabang ka? Yaon ay totoo, mamula sa ama, sapagkat inibig mo yung walang may gaganti sa iyo at walang may bibigay sa iyo. Ngunit nang maramdaman mo ang amang sa puso mo ay tunay at tapat, kung ano pa ang magagawa mo, ay ginagawa mo pa ito. Yamang alam mo ang pagtupad at paggawa ng mabuti ay ama ang may kaloob at nalulugod sa bawat gawang kabutihan. Kaya naman, hindi mo pinaghahanapan yung mga kapwa mong walang igaganti, kundi umaasa ka sa ganti niya. Sapagkat alam mo, anuman ang ginawa mong mabuti, ang ama ang siyang tuwirang magbibigay ganti. Katotohanan ang sa aki'y tinuturan. Kaya naman ang mga nakadama ng tuwirang kalooban ng ama, hindi nila alintana ang kalooban nila sapagkat hindi na nila maramdaman ang kung sino sila, kundi ang nararamdaman nila ay kalooban niya. Kaya ang bawat isa'y nagpupumiglas ang damdamin at kaloobang sumigit sumulong pa sa kanilang pagtupad at pagtalima. Nang dahil ang nagpupumiglas na yaon ay ang espiritong suma sa kanila, hindi ang katawan nila at laman sapagkat ang espiritu ng ama ang natanggap na nila. At sa bawat araw na pagpupumiglas ng espiritu sa kanilang katawan, nag-aalab naman ang pagnanasa nilang ama'y paglingkuran sa pamamagitan ng kanilang mga kapwa-tao na kung ito'y mamahalin ang ama ang minahal, na kung ito'y dudulutan ng mabuti, ang ama ang dinulutan. At yamang ang ama ang inalaya ng sinuman, ang ama namang nalulugod sa kanila, ang higit na nagbibigay galak at pawang kabutihan, higit sa kanilang mga mabubuting ginagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Alamin ang katotohanan, huwag sa bibig lamang at kaisipan, kundi damhin sa kalooban ng magawa mong tuwiran. Yaong kaukulan at layo ng amang gawin at tupdin, yamang siya'y nasa puso ni numan, na sa kanya'y nagsasabing, ama ko, ako'y sumasayo. Nekaramenayahana. Kaya naman, ang pagbibigay mo ay hindi mo binibilang, hindi mo sinusuri, kundi binibigay mong bukal nang dahil hindi mo ito alam kung bakit mo ginagawa. Sapagkat ang nag-aatas at nagpapatupad sa iyo, yung tinanggap mong napakabuti sa lahat, kaya ang mabuti mong puso ay napag-alab niya at nagagawa mo ang di mo kaya sa unang buhay mo. Yaon ang patutuo ng ama'y suma sa tao. Ang hindi niya kayang gawin noong pagpaparaya at pagpapakumbaba, kay dali niyang nagawa nang dahil ang ama ang naglalagak ng kanyang pag-ibig at bumuhay sa kanyang puso. Kaya nagawa niyang magparaya. Nang dahil ikaw ay nasa ama ang dating hindi mo kayang mahalin ang mahirap mahalin, nagawa mo yaon nang dahil ang puso mo'y iniba niya. Kaya naman ang mahalaga sa iyo'y wala na kundi ang pagpapahalaga ng ama.
na sa dating buhay mo ang lahat ng bagay at sarili mong mahalaga, ngunit nang tinanggap mo ang Ama, wala nang pangunahing pinahalagan ka't nagpahalaga, kundi ang Kanya at ang kinaloob niya sa'yo. At habang nagpapahalaga ka sa kaloob niya, ang Ama namang nagpapahalaga sa iyo dahil nakita ang katotohanan mo, siyang nagpapasigla, nagpapaligaya, nagpapasaya sa buhay mo bilang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Kaya't hindi ka na mangangatwiran sa Kanya, kundi siya ay matwid na tinanggap mo. Di ka na magdadahilan, sapagkat alam mo ang lahat ng dahilan ay pangtao lamang. Ngunit ang pagtupad at pagtalima, yaon ay kalooban niya. Kaya't ang sumusunod sa Kanya, lalong nagliliwanag ang isipan. Ang tumatalima sa katapatan, lalong nagagalak ang kalooban. Ang nakikipagtotoo sa Kanyang Espiritu, lalong nag-aalab ang pagsunod sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kasiyahan. Liwanag ay patuloy niyong kamtan. Mapapalad kayong puso ay binago. Damdaming totoo siyang napangibabawa ng inyong loob upang inyong kanta. Yaong pag-ibig na malinis kailanman, at ang nananahan sa isip ay mga banal na aral upang patuloy na bulayin at pagnilayan. Kaya't di makapasok at di makapanaig, yaong gulong isip, litong litot walang batid, kundi ang kaguluhan sa ibabaw ng kalupaan. Kaya't ang naghari, pagkawasak ng buhay, yamang Ama ang tinanggap, magaganap lahat ang wika niya sa nagsasabuhay. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Kaya, inaliw mo ba ang kapwa mo? Saksi ang Ama sa pag-aliw mo, siyang aaliw sa iyo. Nagalak ba sa gawa mo ang kapwa mo? Saksi ang Ama, siyang magpapagalak sa iyo. Napalakas mo ba ang loob ng kapwa mo? Saksi niya ang lahat ng ginawa mo. Higit nang palalakasin ang katawan mo, upang lalo mo pang magawang magpalakas ng kapwa mo. Ikaw ba'y tumanglaw sa nadidimlang tao? Lalo kang sisidlan ng liwanag nitong Ama, upang huwag kang madimlan at walang bagay na di ka makita na kung ipagkakasalay, di pananaigin sila. Bagkos ang liwanag na sumasayo, habang pinamamahagi mo ito, lalong napapatutuhan ng Ama ang tinanggap mo, kaya't sa gawa mong pagtutupad at pagtalima, Ama ang sayo ang gaganti. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Sino ang nagpasaya, sabi ng Ama, na hindi pinasaya niya? Taas niyo nga po ang kamay na nagpaligaya ng kapwa niya, tapos dinulot sa kanya'y lungkot. Sigurado may magdudulot sa'yo ng lungkot yung hindi nagalak sa'yo at natuwa. Ngunit huwag na silang pagmasdan mo. Kundi ang pagmasdan mo, yung naaaliw na tutuwa sa'yo. Yung nasisiyahan at napapagalak mo, sapagkat kaisa mo sila, kaya nagalak sila. Ngunit yung hindi mo kaisa, sigurado galit sa'yo.
sapagkat di nila maunawaan ang mabuting ginagawa mo. At sa unang patutong magkataliwas kayo, paano sasabihin kaisa mo sa Espiritu? Kaya kung patataig ka, kung mananaig siya, talo ang kabutihang nasa iyo. Kaya't panaigin mo yung nasa sa iyo at huwag mong ipatalo kahit kanino. Yamang ang mabuti ang tinanggap mo at mabuti kang tumanggap sa tinanggap mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Ganang pagkatao'y di may tuturan ito. Ganang katauhay di may uulat sa inyo. Ganang di nyo nabatid ni hindi nyo nasilayan. Ang may pandama, batid nyo ang pinagmulan. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Ay, buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? O halimbawa, nagmisyon kayo. Malayo man ang tinunguhan nyo, napuyat man kayo, napagal man bilang tao, sabihin sa biyahe, sa ginampanan nyo, ito ba'y nararamdaman nyo na mahirap? Hindi, di ba? Di ba ang gaan sa katawan? Ang gaan sa pakiramdam? Ang saya ng kalooban? Subalit yung nagsabing, oh, nag-mission kami kanina eh, sumakit ang ulo ko. Ay, naku, Diyos ko, demonyo yun. Sapagkat lahat ng nag-mission na natuwa at nasiyahan, malakas ang naramdaman. Kaya ka nga nag-mission ukol sa Diyos dahil nasisiyahan ka, di ba? Kaya ka nga nagmi-mission para sa Panginoon dahil naliligayaan ka, di ba? Kaya nga tumatalima ka, lumalakas ka, di ba? E kung nanghihina ka, sino pinag-missionan mo? Aba, yun ang tinatawag na naglingkod na walang nakamtan. Eh kaya umaayaw. Subalit kapag naglilingkod ka sa Ama, nasisiyahan ka, nagagala ka, natutuwa ka, nag-aalab ang pagnanasa mong gawin araw-araw yaong ginagawa mong para sa Kanya. Kaya, ang umaagaw sa iyong dilim, di mo pananaigin. Ang tumutokso sa iyong kapwa, di mo pakikinggan. Ang pilit kang inaagaw at sinasaktan ng damdamin, hindi mo pakikinggan. Sapagkat ang Diyos mo, siyang nangingibabaw. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Totoo bang Diyos? Yaon ang pawang katotohanan. Kaya't dito nasusukat ang totoong pagtanggap. Pag nahirapan, pag nasaktan, pag nalumbay, hindi ang Ama ang nasa kalooban. Demonyo, ginagapi siya. Mananaig ba't padadaig kayo? Aba, kumising ka, tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Hindi maaring pakliin ang katotohanan at di maaring pabulaanan ang katotohanan. Sapagkat siya ang katotohanan, makapaglilingkod ka babaga kung ikay nanlulupaypay? Nalulumbay, nahihirapan, nasasaktan. Hindi! Yun ang patutong kaya ka nagupo. Hindi nanaig ang Ama sa iyong loob. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, kamtin niyong katotohanan nang mamulat kayo at makaunawa na lubusan. Ama, Ama, Ama. At Ama nilang lahat. Yamang binigkas mo ang marapat at dapat, ang may pandinig sa kanilang lahat ay ganap na nakatanggap. Sapagkat siyaon ang layon at nasa mo, ihayag ang katotohanan mo. At ang bawat tumatalimang tapat at totoo sa'yo, yaon nga ang tuwirang mararamdaman. Sapagkat ikaw ang kasiyahan, ikaw ang kaaliwan, ikaw ang kalakasan, ikaw ang liwanag, ikaw ang buhay. Subalit kung nagugupo ang katawan, sila ay hindi sa kanyo. Hindi sa iyo, kundi sa demonyo. At sa karamaleya ne karamanaya. Oleya karamaneya. Ne karamaneya hana. Ne karamaneya hana. Ne karamaneya hana. Kaya nga't maliwanag na tinuran, ako ang kagalingan. Ako ang kalakasan. Ako ang buhay. Gayon pala ang Ama mo ang kagalingan, ang Ama mo ang kalakasan, ang Ama mo ang buhay. Bakit ika'y nagugupo ang katawan? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kamtin niyo ang katotohanan. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Tukso
sa puso nyo'y itulak at huwag kabigin. Huwag tanggapin at panahanin, kundi ang Ama siyang pinid nyo at panahanin sa damdamin. Do'y mararamdaman nyo ang katotohanan ng kanyang katapatan at pagiging matwid para sa lahat. Gayon, mapapatotohanan nyo, Ama, ang sa inyo'y lumilingap. Subalit kung kayo'y daing ng daing, aray ng aray, hindi kailanman sa kanya yan. Kaya't inyong labanan, ang inyong daing, ang inyong hinaing, sa kanya nyo sambitin. Nekarameneyahana, mapapalad ang patuloy na kalalaban, dahil ang lakas at pwersa ng Ama'y suma sa katauhan, kaya't ang bawat araw ay nagpupumiglas, Ama'y hanapin at damhin, pakinggan at sundin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Naunawaan niyo po ba ang mensahe ng naramdaman niyo po ba yaon? O kaya nga pag halimbawa ay sinabi niya, halimbawa eh, di ba, natupad naman lahat yon. Ano sabi sa lumpo? Tumindig ka, Eka. Sinabi ba ng lumpo? Hindi ako makabangon eh. Ang kapangyarihang kumilos sa kanyang katauhan na naramdaman ng isang lumpo ang nagpakilos sa kanyang katawan sapagkat tinanggap niya yung pagsasalitang tumindig ka. Tama ba ga? Kaya ibig sabihin, mga minamahal, nasa tao ang tiwala, nasa Ama ang hiwaga. Nasa tao ang gawa, nasa Ama ang awa. Hanapin mong matwid at mag-aani ka ng mabuti niyang kalooban at katwiran. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, lahat ng ginamit na hari, lahat ng ginamit na propeta, may pinagdaanan. Lahat ng ginamit na apostol, may pinagdaanan. Lahat ng nilukuban ng banal na espiritu, may pinagdaanan. Subalit, hindi katulad ng mga walang banal na espiritu, may pinagdaraanan man, gupo at lumbay ang nakakaalipin. Ngunit ang Ama, kapag siyang tinanggap, ang nagugupo ay aalisin niya sa pagkakagupo. Ang alipin ay pakakalagan niya sa kanyang pagkakalipin. Subalit ang nasa Ama at patuloy na lumalaban, patuloy niya pa rin ito'y aaliwin. Mahal na mahal ko kayo, yaw ng patotoo. Nang mapatotohanan niyo rin naman, mismo sa inyong sarili, tupdin at gawin niyo. Nekarameneyahana. Buhay bang Ama? Sa dakong ito, ang bawat araw na naglilingkod at nakikipagtuto, dinanas niyo ba ang malumbay? Ngunit may pinagdaraanan kayo, di ba ga? Subalit, yung mga napakahina, anong nagaganap? O, sa dakong ito, yung mga totoong tumatanggap at nagpapakatotoo, dinanas bang nagupo? O yung hindi? Sarili nyo, makatutugon, makasasagot sa aking tanong. Nekarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Halimbawa, isang halimbawa lang, ang sabi, halimbawa may nagsabi, mahal ka niya. Halimbawa, mahal ka niya, no? Ngunit, ang pagmamahal niya naman, sapat na ba yung, halimbawa yung nabigyan ka, pero hindi ka kayang ipaglaban, ipagtanggol. At, nilalayuan ka para lang makaiwas sa mga kalaban. Mahal ka ba noon? Hindi. Ang Ama na nagmamahal, lumalantad sa mabuting gawa niya.
Kaya yung mga anak niyang nagmamahalan at minamahal din siya, hindi tumutugot na hanapin ang katwiran niya. Kaya sila may nasasaktan, hindi sila nasasaktan ng kapwa nila, sapagkat umaasa silang Ama ang papawi ng sakit na nararamdaman nila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yun ang patutoong minamahal sila. Halimbawa, sinabi mo sa anak mo, "Anak, mahal kita." Dahil mahal mo ang anak mo, kahit nahihirapan ka, itataguyod mo siya, di ba? Ngunit nang dahil sinasabi mo, mahal mo siya, ayaw mo namang mahirapan, mahal mo nga ba siya? Aba, anong uring pagmamahal? Kaya't kapag sinabing mahal ka, may kaakibat na dataglayin kang pagdaraanan dahil sa pagmamahal mo na yan. Ngunit kung salita lamang, hindi mangyayari ang gusto ng Ama dahil wala ka noon. Hindi mo kaya dahil hindi ka totoo. Ngunit kapag totoo ka, kaya mong isaalang-alang ang sarili mo sa taong minamahal mo. Buhay ba ang Ama? Magalit man ang kahit na sino, kung katotohanan na mahal mo ang kapwa mo, ipaglalaban mo ito. Hindi mo ipapakli dahil nahihiya ka sa iba, natatakot ka sa iba. Yung walang laban, hindi mo kinahiyan at di mo katatakutan. Nasaan naman ang katotohanan? Kaya naman ang nakikipagtotoo, sino ka? Sabi ng Ama. Sino ako? Sabi ng Ama. Yan ang totoo. Anak, sino ka at sino ako? Kung tunay na matwid ka at ako nasa iyo, bakit di mo'y gawin at patuloy mong gawin ang mabuti sa akin? At huwag mo nang pagpapansinin at pagpapatulan ang mga kapwa mong mali ang gawain. Sapagkat ako ang matwid at totoo para sa iyo. Kaya kung sundin mo at pakinggan, magiging galak sa puso mo. At siyaon ang pawang katotohanan at ang mga gumagawa ng hindi dapat sa iyo. Saksit batid ko. Kaya di ka dapat anak, tumugon ni ano, ni hindi ka rin dapat masaktan sapagkat ako ang suma sa iyo. Kaya naman dahil ako, tandaan mo, kung ako'y ako ang sinusunod mo, ako rin ang tagapagtanggol mo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Dapat lamang magising ang tao sa kanyang kamalian. Dapat lamang na makakilala sa katotohanan upang sa gayon, hindi mapangatwiran, mapagdahilan, baluktot naman. Pangtao lang dahilan. Alam ng Ama ang katotohanan. Alam ng Ama ang katotohanan. Alam ng Ama ang katotohanan. Kaya't ang katotohanan ay binabahagi na upang ang tao'y matuto sa kanyang kaukulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung siya'y nararamdaman ng sino man, ipaglalaban ang katotohanan niya. Hindi niya ipababaluktot sa taong baluktot, kundi ipatutuwid niya ang taong baluktot. Sapagkat ang Ama magtutuwid, hindi siya mismo, kundi ang Ama na tinanggap niya, pinaglilingkuran niya, at paglilingkuran niya dahil tinanggap siya. Kaya naman itong Amang pinaglilingkuran niya at nagpakatotoo rin sa kanya, masaya sila kapwa, sapagkat ang pandama nila'y iisa. Nalulugod na sisihan sa anak, ang anak ay gayon din sa kanya. Kaya hanap-hanapin niya at gagawin ang dapat, sapagkat doon sila nasisihan kapwa, ang Ama at ang anak. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maliwanag na ba ang Ama sa buhay ng bawat isa kapag siya ang tinanggap, kapag siya ang naramdaman? Sino pakikibaka mo? Sino ipaglalaban mo? Sarili mo ba o siya? Sino tatanggapin mo? Katwiran mo ba o katwiran niya? Sino kahihiyan mo? Kapwa mo ba o siya? Gawin nyo, mga mahal ko. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayong tuwiran, alam niya ang matwid na nilalang. Alam niya ang baluktot ang kaisipan. Kaya't ang bawat na baluktot, sila ang hindi maiuunat, sila ang nakahukot. Magandang umaga, mga mahal. Hukot, baluktot ang katwiran. Kaya pati isip na mamaluktot.
Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Mga mahal, itaas nga ang kamay ng totoong nasisiyahan kapag nararamdaman niya ang Diyos. Ay, salamat sa inyo. Nararamdaman niyo pala ang Diyos. De, hindi niyo nadadamhin yung kapwa niyo nagpapasakit sa inyo. Yes, Lord! Sabihin niyo, Amen! Yan ang dapat. Hindi yung damdamin ninyo, pananaigin niyo para sa kapwa niyo, kundi ang pananaigin niyo ang damdaming kaloob ng Amang binuksan niya at binuhay para sa inyo. Sapagkat ang puso ninyo, iniba niya ito. Kaya, hindi na kayong mahihirapan sa kanila. Sila mahihirapan sa inyo. Ngunit kayo di magpapahirap ng loob niyo sapagkat ang Ama'y suma sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan na nakatala sa banal na aklat. Kaya't inyong pakinggan mula kay Mateo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung binabati lamang ninyo yung inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong Amang nasa langit. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At ikaw mismo na totoo ang ginagawa mo. Sinisigurado ng Ama sa'yo, siya ang kaliwan mo. Kaya naman, sa kabila ng mga mabubuting ginawa mo, ang ginawaran mo ng mabuti, hindi pa naunawaan ito at di na tinanggap, isinaraan ka pa. Ano ang nadama mo? Nagalit ka ba? Hindi! Tuwang-tuwa ka. Yun ang patotoo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Nang dahil naman tuwang-tuwa ka, makikita sa sarili mo. Kahit na sino ang naging galit sa'yo, makakaharap mo pa ng nakangiti ka. Subalit kapag hindi totoo yung pagpapatawad mo at hindi totoo ang wala ka ng galit sa puso mo, naku, ayaw mo makita. Lalo na yung mga taong ayaw mong kaharap sapagkat sila'y kinayayamutan mo. Nasaan ang Ama sa'yo kung pinipili mo yung kaharap mo? At sinasabi mong ayaw ko lang silang makasama sapagkat ayaw ko silang ang kasama. Katwiran baga ito? Kung ika'y nasa Ama, hindi mo katwiran yan. Ang katwiran mo, kahit nagalit sila, gusto ko pang kasama. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Hindi ito kayang gawin ng tao. Kaya't humingi kayo ng lakas at kapangyarihan sa Ama. Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, idadaloy niya ito sa puso niyo at magagawa niyong gawin ang nang inis sa inyo. Siyang inis na inis, kayo'y tuwang tuwa naman. Ang nagalit sa inyo, kayo'y di nagagalit. Ang nadarama niyo'y pagmamahal. Ang kumukutsa sa inyo, humahamak sa inyo, at kayo ay pinaparatangan, binibintangan kung ano-ano, sinisiraan, at pagkatapos, sa harap niyo'y tuwang-tuwa, balimbingan tawag doon. Sino naman ang gagantihan ng kabalimbingan niya? Ikaw bang matuwid ang gawa? Mabuti ang ginagawa? O ang baluktot
na hindi magpakatuwid. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo mga mahal ko, pansamantala lamang ang lahat sa mundo. Pansamantala lamang lahat. Buhay mo, lahat ng nakamtan mo, lahat ng nasa iyo, pansamantala lamang. Ang hindi pansamantala rito sa lupa ay ang Ama. Sapagkat ang Ama, noon, ngayon, at magpakailanman, tuntungan niya na'y lupa, kaharian niya'y tahanan. Kaya sa unang tipan, siya na ang Diyos, sa bagong tipan, siya pa rin ang Diyos, sa kapanahunan, siya pa rin ang Diyos, at sa susunod na mga panahon pa, siya pa rin ang Diyos, walang iba. Kaya't kung kilala siya, hindi ka padadaya sa damdamin mo, susuriin mo. Ito ba'y kalooban niya? Kagustuhan baga niya ito? O ako lamang may sariling gusto nito at damdamin kong nananaig bilang tao? O hindi ko damdamin o joke ni demonyo? Abay, maging matalino nang hindi mapatalo. Sapagkat ang Ama, puspos ng talino, kayo'y humingi at babahaginan niya kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Kaya, saan nyo man makita ang kapwa nyo na nakahalubilo nyo na't nakasama na ito, nandun pa rin ang galak na pakikipag-isa nyo. Sapagkat pinag-isa na kayo ng Ama't pinagtagpo-tagpo niya ito. Ngunit yung hindi mo nga kilala, paano mong babatiin? Hindi mo naman siya nakasama at hindi mo nakita pa, kundi ngayon lamang. Agad baga pagda kay sabi ng Ama, yapusin mo? Hindi. Sapagkat alam niya ang kanyang pagtatagpuin. Alam niya ang kanyang pagsasamahin at alam din niya ang kanyang paghihiwa-hiwalayin. Ngayon kung tunay na siya ang sumasakatawan ng bawat isang pinagtagpo, pinagsama, hindi mamamatay yaong pagmamahalan. Mahal na mahal ko kayo. Huwag niyong ipagbili sa bagay ang kaibigan niyong matapat. At huwag niyong ipagbili ang inyong kaluluwa sa bagay lamang, kundi ang Ama'y inyong pangunahin at tanggapin, bagay, buhay, kanyang maibibigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, makitid na pangunawa, mapapalawa. Maiksing unawa, mapapahaba. Tanging sa Diyos Ama magmumula, kayo'y tumanggap pawa. Nang kayo ay kahabagat, kawaan, sidlan kayo ng unawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumain nyo ang kapayapaan. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tandaan ninyo, makapangyarihan ang Ama. Pinalungkot ka ng kapwa mo, mapapasaya ka niya. Ginugupo ka ng demonyo, aagawin ka niya. Ika'y nawawalay, winawalay ng kalaban, nilalapit ka niya sa kanya. Sapagkat hinahanap niya ang mga anak niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat wini ka niya, manamit ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat wini ka niya, manamit ka na.
bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. May magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Lagi at sa tuwing ay minimensahe, sino bang humaba ang buhay sa taong malulungkotin? Meron ba? Sapagkat kapag malulungkotin ang tao, laging iba na sa isip. Totoo yan! Hindi po ako nagbibiro. Nasa Biblia yan. Tama po ba? Basahin niyo po. Kaya, anong dahilan at nasa iyo pa lang, Diyos, ba't nalulungkot ka? Sige nga po, common sense, sabi nga po, nasa iyo pa lang, Diyos, ba't nalulungkot ka? Eh, di ba dapat masaya ka lagi? Kaya alam niyo po, kapag nakikita ko yung mga alagad na malungkot, sabi ko, ba, magsaya ka, alagad ka eh. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay, bakit naman kako para kang Biyernes Santo? Eh, bakit po? Eh, talaga po eh, kang may taong malulungkotin ang muka at mayroong masayain. Alam niyo po, sa isip lang yan eh. Alam niyo po, totoong-totoo na pagbabago ng Diyos ang isip ng tao. Hindi po ako naniniwalang hindi nagbabago ang tao. Sapagkat kung di po ako binago ng isip at damdamin ko, wala ako rito. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Totoong-totoo yan. Kaya ako, isang buhay na po totoo. Hindi man ako tanggapin at paniwalaan ng tao, totoong-totoo, kung hindi binago ng Diyos ang isip ko at damdamin, di wala ako rito. Saan kaya ako? Di ba gugustuhin ko yung gagawin ko at ginugusto ko, yun ang susundin ko? Eh dahil binago ang isip ko, kaya ako'y naririto. Kaya hindi ako naniniwalang ang tao hindi magbabago. At di rin ako naniniwalang di mababago isip ng tao. Nasa tao lang yan, kung may takot na sa Ama, hindi niya gagawin ang mali niya. Alam mo, may Diyos, di ka natakot. Buhay ba ang Ama? Kaya, sasabihin, Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po, puro ka Diyos ko po, wala ka naman Diyos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Diyos ko po, wala ka naman Diyos. Demonyo, demonyo, sabi mo. Demonyo ka pala. Buhay ba ang Diyos? Demonyo, demonyo, demonyo. Buhay ba ang Diyos? Subukan nyo. Pag sinabi ninyo, Diyos ko, nais kong magbago. Naku, mamaya, ito na yung si tukso.
Gusto mo palang magbago, sabi niya. Tingnan ko lang. Subalit, kapag matibay niyong pinanghawakan, ang Diyos sa puso niyo'y pinasok na. Naku! Kaya nga sinabi niya, palayain niyo ang mga alipin ng demonyo. Sinabi na ito. Maliwanag. Eh, ba't ikaw mismo nagpapaalipin? Lingkod ka pala. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya, kung tunay kang lingkod, hindi ka paalipin. Kung tunay kang tagasunod, hindi ka paalipin. Kung tunay kang anak ng ama, di ka paalipin. Anong gagawin? Ika'y kanyang pala layain. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya kapag nakalaya ka, naramdaman mo ang kalayaan, ikaw mismo magsasabing, kay sarap-sarap mabuhay, kung ang ama ang nakatahan, sa isip at kalooban, taglay ay kagalakan. Kay sarap-sarap huminga, kung walang bara-bara, namimigil sa kalooban, sugat at sakit at pagdaramdam. Kay sarap-sarap mabuhay, kung walang laman ang isipan, na marumi kanino man, pagkos ama ang nakatahan. Salita niyang banal ang pinagbubulay-bulay. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya, nakasama mo si Pedro, nakasama mo si Juan, hindi ka magkukwentong, alam mo ba si ganun, si ganyan, si ganyan. Eh, Diyos ganyan, nang nasa puso. Eh, wala. Maliwanag ang nasa banal na aklat. Huwag niyong pag-usapan ang hindi niyo kaharap. Eh, ba't laging ugali ng taong may Diyos daw? At naka-Diyos! Doon ako di makapaniwala ng ganap eh. Kaya ako po, pag nagsasabi yung tao, maka-Diyos daw, tapos eh, ugali ng manichek, sabi ko, ba? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, dahil kung paano mo ginagamit magpuri ang bibig mo, at ginagamit mo rin magsabi ng hindi totoo ang bibig mo, ikaw mismo magdadala nito. Kaya, kapag ang Diyos mo ang pinuri mo, at ang Diyos mo ang pinaghari mo, at ang Diyos mo ang pinanguna mo, aba, sumakit ba yung daliri mo? Sabi mo lang. Ay, wala na, Eka. Buhay ba ang Diyos? Eh ngayon, kung pinagtitibay ka naman dun sa pananalig mo dahil nananalig ka, ilang beses mo nang alalahanin mo si Elias. Dinapaan niya na, hindi pa nabuhay. Lumuhod siya, hindi pa nabuhay. Ilang dapa? Ayun, dahil sa pananalig niya, nabuhay. Ganon ang pagtitiwala. Sa una'y di binigay, pangalawa'y di pa binibigay, pangatlo'y di pa naibigay, pang-apat'y di pa naibigay, pang-lima'y di pa binibigay, pang-anim'y di pa binibigay, ba pang-pito, hindi niya tatapusin ang sanlinggo. Dahil buhay ka at bubuhayin, baka ibigay niya. Buhay ba nga ma? Isang halimbawa lamang ito, mga mahal ko. Hinambing sa isang linggong istorya ng isang linggo sapagkat siya unang patutuo, kapag bibigay ng ama ang ibibigay niya sa'yo, hindi niya na muna tatapusin ang buhay mo bago ibigay niya. Tulad ng isang linggo, tatapusin ba ang hanggang linggo at lunes sa kanya pa ibibigay? Eh ano pang buhay mo? Buhay ba ama? Ang araw na pagbabago, malilipat sa lunes, pero ang buhay mo kapag namatay kay patay ka na. Kung ayaw niyang buhayin. Kaya, pababayaan ba niyang tatapusin muna ang buhay mo bago niya ibigay ang dapat para sa'yo? Hindi ba't ba, kung ka mamatay, ibibigay niya na yung nararapat sa'yo? Kaya, manalig ka! Ika'y may Diyos, Ama. Ligaya ay sa tuwi na ay iyong kamta. Pananalig mo'y gawin mong buhay at huwag mawala ng pag-asa at may galak mo itong binabata. Pananalig na tapat
ang sayo'y matanggap. Pagkatapos ng hirap ay ginhawa. Pagkatapos ng sakit ay kagalingan. Pagkatapos ng dilim ay liwanag. Pagkatapos ng lumbay ay galak. Paulit-ulit kong sasambitin. Bawat araw ay may pag-asa. Sapagkat ang maghapon at magdamag, may bukas pa habang may buhay ka. Kaya't patuloy mong asamin, Yaong Ama, na sa puso mo'y manahan siya. Huwag lilimutin mga aral niya. Ikintas sa isip mo nilalang niya. Habang humihina kay lalakas ka. Sa pananalig ay gawin mo siya. Ang maging kalasagat mo og ma. Patitibayin ka, patatadagin ka niya. Manalig, magtiwala ka sa kanya. Tuwin ay bibigay ang pag-asa. Asamin mong ika'y may ligaya. Pagkat ito ang tunay na dulot niya. Sino nga mang mapagmahal sa tina, nalalasunin kang anak niya. Kaya't kung nalalason ang isip niyo, dulot ni demonyo, hindi siya. Kung nasasaktan ang puso niyo, hindi siya ang nakatahan. Kaya't huwag niyong asamin kayo'y mga saktan, nang huwag kayong masugatan. At patuloy niyong siya'y kamtan. Asamin niyo buong araw, maging gabi tulog kayo siya pa rin. Patnubay niyo'y hindi niya winawalay. Espiritong banal, kapiling niyo buong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Tunay ngang kahiwaga. Tinitingnan ba niya po kung tsingang iniiwan? Ngunit inyong pagnilayan, dalawang kamay ng amay pantay. Sa pagiging tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ayun, kinuha, inagaw ni demonyo. Isang istorya lang kaganapan. Kung sumasa inyo ang Diyos Ama, sasabihin nyo, nasa inyo din ang Diyos Anak. Eh, ngunit ang Diyos Espiritu, wala sa inyo. Paanong nakapananahan siya sa buhay nyo? Eh, Espiritong demonyo pa lang nasa iyo. Kaya wala rin sa iyo si Diyos Ama, Diyos Anak. Kaya wag mo sabihin, Diyos ko, tama ko. Sumasamba naman ako sa iyo. Bakit ganito? Kung sumasamba ka, dapat may ligaya ka. Mahal na mahal po kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, mahirap gawin at ipatupad ng tao ang siya'y ganap na magbago. Ngunit ang amay di mahirap sa kanya. Tanggapin niyo, Espiritu, magagawa niyang baguhin kahit na sino. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naituran mo na't nasambit, O Ama, yaong marapat sa kanila, paging dapatin mong liwanag ay kamtin, o naway palawakin, nang sayo'y naghahanap upang patuloy kang masumpungan. Ang sayo'y tumanggap na patuloy na lumigaya, at ang wala pa ay hanapin at masumpungan ka. Yamang patuloy kang nagbibigay ng pagpaparaya sa kanila. O aking Ama, patuloy na mahabag at maawa ka. Patawarin sila sa pagsansala sa kanilang kasutilan at kamalian. Ibukas mo na ang iyong kalangitan at kaharian mo'y masilayan. Nang mga tapat sa iyong tuwiran, bagamat sila'y nakatahan pa sa lupa, kalwalhatian ay kamtan
sa buhay nila'y maging galak at ligaya yaong mata mo bawat araw. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Ay, buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Oh, nakakalungkot lang kapag nakakarinig ka ng nagsasabi na maka-Diyos, maka-Diyos. Simba dito, simba doon, simba dyan, simba dyan. Pero merong ayaw makitang kapwa-tao. Merong ayaw makasamang kapwa-tao. Kung nasa ama ka at talagang siya ang nasa puso mo, isusulong mo yung gagawin mo para sa kanya. Tama ba? At lalo mo pang pakikita, limbawa, nagtampo ako din eh. Aba, dahil ang puso ko'y sa ama, abay laki ko pa siyang hanapin. Buhay ba ama? Buhay ba ama? Buhay ba ama? Yun ang patuto, nasa kanya ka. Tama po ba yun, mali? Salamat. Kapag tunay na lingkod ka, talaga mararamdaman mo yun, di ba? Kapag totoong naglilingkod ka, naalalaman mo yun, di ba? Kapag hindi totoo, ewan ko lang. Mahirap tumantya at humatol sa iba. Buhay ba ang ama? Ang sabi nga ng ama, huwag kang humatol nang di kita hatulan. Kung anong ginawa mong paghatol sa kapwa mo, gayon din ang gagawin ko sa'yo. Kaya nakakatakot humatol. Kaya mas mainam pa, sarado na lamang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Abay dapat lamang, sapagkat hindi niyo alam kung kailan kayo mamamatay. Magpakaligaya at magpakasaya kayo. Hindi yung ang isip niyo, maghapon, isip, 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 gumabi, isip, 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 nabuhay ka na lang sa kakaisip ng kung ano-ano. Hindi na nabuhay ang Diyos sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit, sa maghapon, naturalmente, sabi ng ama, diba, huwag mo na munang isipin ang para bukas. Ang isipin mo na muna itong maghapong ito. Sapagkat ang bukas ay wala pa sa'yo, iniisip mo na. Eh malay mo ba kung ngayon maghapon namatay ka, bukas iniisip mo? Eh, paano pang mangyayari yung bukas? Ipatay ka na nga. Buhay ba ang Diyos? Alimbawa lang po yon sa mga taong sa isang buwan pang gagamitin yung pera, eh, iniisip na yung ngayon. At bukas pa, para sa isang buwan pa, isipin mo muna yung maghapon. Sapagkat kung nakaraos ka sa maghapon, mairaraos ka sa gabi. Nairaos ka sa gabi, mairaraos ka bukas. Mairaraos ka bukas, mairaraos ka sa bawat buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang talagang napakahirap pag nagpagkatao ka, no? Halimbawa, upo po ako. Eh, siyempre. Eh, tartabi ako sa iyo. Siyempre nga naman. Diyos ko, Panginoon ko. Ay, Panginoon ko, wala akong bigas mamaya. Nagalit. Ay, nagwawala, walang bigas eh. Eh, dumating ba yung bigas nung nagwala? Ha? Dumating ba yung bigas nung nag-isip? Isipin mo ang ama, manalig ka sa kanya, manampalatayang at tapat na may gawa. Sigurado, kung paano mo ginagawa ang mabuti sa iyong kapwa, ang amang mapagpala at mabuti sa lahat, gagawa rin sa iyo ng kabutihan. Bibigyan ka ng bigas. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Napapatotohanan ng malalim na pananalig. Halimbawa, yung palay mo nakatiganggang doon sa bukid, eh walang tubig. Eh walang tubig eh, wala nang pandilig eh. Wala nang padadaluyod tubig eh. Eh matapat ang pananalig mo. Bah, kahit walang tubig, mabubuhay pa yung palay ko na yan, aani pa rin ako. Yun ang tunay na pananampalataya. Sapagkat alam mo, yung puno ng palay, may ugat sa ilalim. Eh, may tubig sa ilalim. Eh, de, sumisip-sip siya doon, di ba? Eh, alam mo, sa umaga, may hamog. Eh, de, dinidiligan sa umaga yung babaw, di ba? Eh, sa gayong paninalig at paniniwala mo, bandang huli. Aba, nakaraos ang palay mo, umani ka. Oh, di ba hiwaga yan? Eh, kung inaasa mo sa sarili mo,
Masipag ka, lusong ka ng lusong, lusong ka ng lusong, ano? Masipag ka eh, mayabang ka, masipag ka. Sabi mo, mayabang ka, masipag ako. Maganda lupa ako, maganda yung bukid ko. Bumagyo! Diyos ko, tama ko, aanihin ang palay ko. Walang nangyari. Dapa lahat, lubog pa! Ay! Napatotohanan bang sipag mo? May nagawa bang sipag mo? Isang halimbawa lamang iyan. Huwag niyong italaga sa buhay niyo yung masipag kayo, yung magaling kayo, yung masinop kayo. Sapagkat sa isang iglap na gustuhin ng Ama, ang lahat ng nasa sa inyo'y mababawi niya. Ngunit ang lahat naman ang nasa inyo, kapag siya'y inuna niyo at minamahal niyo siya, ibinibigay pa ang pagdagdag ng hindi kayo mag-isip. Bukas wala akong pera. Ay, bukas magbabayad na ako ng kuryente. Ay, bukas magbabayad ako ng tubig. Di, huwag kang magkuryente. Di, huwag kang magtubig para wala kang iisip. Di ba? Hindi naman pwede yun, di ba? Di ba? Pero kung talagang wala, eh bakit noong unang panahon nakalampara? Ba't nakaraos? Walang kuryente. Di ba? Walang tubig, walang nawasa. Di ba nakaraos? May bomba? May poso? Eh tamad ka eh. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mami na mahal! Ang sabi ng Ama, magsipag kayo sa